これから始まる大レース、ひしめき合って7区は天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな、それが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される、ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ、走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。Pasensya na ho kay sir. Kung pwede, bigyan mo pa ako ng ilang araw para mabayaran ko yun. Huwag ka mag-alala. Konting oras na lang eh, mangangalak na yung kabayong lagi nagpapapanalo sa akin. Oo, oo. Sige ho, sir. Sa susunod na lang, babayaran ko ho kayo kagad. Sige. Bye. Ay, ang bihira. Nagkautang na naman ako kay Styro ng 1,000,000. Hindi bale, maliit lang ang halagang yun. Hintayin niya makapanganak si Midori. Makakabayad din ako. Papa! Bakit mataro? Ano nangyari? Pa! Sumama kayo sa akin! Dalihan na natin! Mga anak na kasi si Midori! Nabigla ang lahat sa pagsilang ko! Ano Midori? Kumusta? Okay ka lang ba? Kumusta ang lagay niya? Lumalabas ang paa ng anak niya! Ah! Ano? Naunang lumabas ang paa! Ano? Ang ibig bang sabihin nakabaliktad? Ang ibig sabihin niyan, yung pasalikuran ng anak niya! Ay, hindi ko mahila! Ang hirap ilabas! Paano na? Pababayaan na lang natin? Ano yung sinabi mo? Nasisiraan ka na ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Midori yan! Ang premiado kong kabayo! Ang numero unong kabayo! Hindi ko siya pwedeng pabayaan sa sitwasyong yan! Naiintindihan mo ba ako? Pero hirap na hirap na mo si Midori! Sige, punasan mo na lang muna yung pawis! Sige. Okay na, napunasan ko na. Sabi ko, pawis mo ito, eh. Hindi pawis mo! Ayun! Tignan niyo yan! Lumalabas ang mag-isa yung anak ni Midori! Ayan, sige, konti na lang! Sige, konti na lang! Kaya mo yan! Sige, makakalabas ka na! Sige yan, malapit na! Dali, yan, sige, konti na lang! Aray! Nasaan yung anak niya? Ngayon, nandun siya! Ako ba? Hoy! Ba't ka ganyan? Anong klaseng hayop ka? Ano ba ako? Teka, ano nga bang hayop ako? Hindi ko alam eh! Sige, babalik na lang uli ako sa pinagalingan ko! Hoy! Hindi ka pwede bumalik dyan! Pinapakilala ko sa'yo. Ito nga pala ang papa ko. Siya ang may-ari nitong Green Meadow Farm. Yun ang tawag sa lugar na to. At ako naman ang anak niya na si Mataro. At siya naman, siya nagtatrabaho dito sa Green Meadow Farm. Halika! Tingnan mo siya. Si Midori ang mama mo. Siya ang mama ko? Dapat maging magaling at sikat na kabayo ka rin katulad ng mama mo. Wala mo mangyari yan. Wala sa ganyang klase magiging ganon. Huwag niyo naman yung sabihin yan! Tsaka pareho lang naman ang balahibo ni Ogie at tsaka ni Mark ang balahibo niya. Magiging magaling din siya kabayo. Tingin ko kakaiba siya. Iba't ibang kulay lang na kabayo nanganganak ng ganyan. Oo nga, no? Tama ka dyan. Hindi naman batik-batik ang kulay ng ama niyang si Dama. Mukha nga kakaiba siya. Ha? Teka, saan galing ang burikong to? Ba't umihi ka sa akin? Oo nga, tama!
siguro yun nga. Magiging maputi pa siya. Ano? Ibig sabihin isang pagbabago lang niya sa sistema ng pagiging kabayo niya? Parang tulad din pala sa puting tigre at puting leon. Ang ibig niyo sabihin, magiging mahusay na pangarerang kabayo ang burikong to? Huh? Ha? Ha? Ay, dyan na kayo! Matutulog na lang ako! Papa! Oo nga pala. Alam nyo, sa palagay ko, kailangan na ho siguro nating ihiwalay si Midori sa puting buriko na yun. Ha? Tingin ko hindi na kailangan. Hayaan na lang natin. Mama, may tatanong ako. Mama, ano yung lumilipad sa itaas? Paru-paru yun. Ah! Mama, yung lumilipad na yun, paru-paru rin ho ba yung tawag doon? Hindi, langaw yun. Ah! Ang galing niya, Mama! Ang dami niyo pong alam! Sana pag malaki na ako, maging katulad niya rin ako na maraming alam tungkol sa mga bagay-bagay! Siya nga pala, anak. Ano po yun, Mama? Anak, pumunta ka ron at makipaglaro muna sa mga kaibigan mo. Ha? Teka, Mama, ang sinasabi niyo po bang mga kaibigan ko, yung dalawang maingay na yon? Sila nga. Kapag nakipaglaro ba ako sa kanila, marami rin ako matututunan tulad ninyo? Oo naman. Totoo po ba yun, Mama? O sige, makikipaglaro ako sa kanila kapag malaki na rin ako. Pumunta ka na ron ngayon. Kailangan ko po ba talagang gawin yon? Oo. Gawin mo na ngayon, makipaglaro ka na sa kanila. Kung ganon, ang ibig sabihin nun, hindi ko na pala matutupad ang pangarap kong maging guro. Eh, bakit? Kasi tignan niyo, malaki na sila. At saka kakaiba ako sa kanila. Hindi ka naiiba. Kaedad mo lang silang dalawa. Ha? Kaya lang marami pa po talaga akong gagawin eh. Bukas na lang ako makikipaglaro. Bumalik ka nga rito! Itiwan niyo po ako! Hindi pwede. 500 kilo ang timbang ko pero nahihila niya ako. Hindi ko na kaya. Tumakbo! Ang galing niya! Ang bilis! Sabi ko na eh, kakaiba talaga ang kabayo na yun eh! Nako! Paano kaya ako titigil? Ang anak ko! Eh? Nandiyan na ako! Ayos ka lang! O bakit? Tumakbo siya tapos tumama sa puno! Ay nako, siya lang pala eh. Akala ko may nangyari sa ibang kabayo ko. Bakit ba ganyan kayo magsalita? Ano ba mali ron? Hindi naman siya pwedeng maging pangarera kabayo, kaya dapat dyan eh, katayin na lang kapag malaki na. Huwag niyong gagawin yun! Alam kong magaling siya kabayo! Tumigil ka. Kahit na sinong makakita sa burikong yan, sasabihin na mahina siya. Sige, ipakita mo kay Papa, tumakbo ka! Sige anak, ipakita mo, tumakbo ka na. Sige na naman, anak. Tumakbo ka na paikot. Ayoko nga! Teka, bakit ba kasi gustong-gusto niyo akong patakbohin? Anak, kaya ka isinilang dito sa mundo para tumakbo. Pero ayoko talagang tumakbo, Mama! Dahil doon nasaktan ako kahapon! At dahil sa nangyari kahapon, pinatanga ako kung hindi-hindi na ako alis sa tabi niyo! Ibig sabihin, susunod siya kahit saan ako pumunta. O sige, anak. Simula ngayon, hindi na kita pipiliting tumakbo. Basta palagi ka lang sa tabi ko kahit saan ako pumunta, ha? Pangako, hindi ako aalis sa tabi niyo! Halika, sumunod ka. Opo! Ayan, ganyan nga. Hindi na siya ngayon matatakot, basta nasa tabi ko lang siya. Siguro dapat bilisan ko na ang pagtakbo ko. Nasaan na siya? Papadali, tignan niyo! Ha? Ngayon na! Dali! Sundan mo ako! Mama! Hintayin mo ako! Teka, ano yun? Isang kalamidad! Ang galing niya talaga, Papa! O, ikaw, dalihan mo! Tingnan mo yun nandun! Ano ba yun? Tingnan mo, may UFO! UFO, aeroplano yan! Midori! Midori! Mama, anong nangyari?
maayos lang. Paano na yan? Hindi ko na siya masasabayan sa pagtakbo sa kalagayan kong ito. Pag hindi siya makatakbo, baka ibenta siya sa palengke. Paano na kaya? Oh, ikaw ba ito? Nasaan ba ang tatay mo? Sabi mo nga sa kanya na nandito si Mr. Styro, binibisita ko kamo siya. At saka, nandito rin kamo si Junior! Teka, sino ba kayo? Kayo pala, Mr. Styro, Junior! Bakit bigla kayo napasugod dito sa amin, ha? Huwag kang magmamangan! Nandito ako para singilin ang 1 milyon na utang mo sa akin! Kahit na nagpunta ka pa dito sa amin, wala talaga akong may babayad sa'yo ngayon, na... Nasa iyo pa naman si Midori, di ba? Ha? Parang awa mo na. Huwag mo siyang kunin sa akin. Huwag ka na marami sinasabi. Ilabas mo na lang si Midori. Dali, kunin mo siya. Parang awa niyo na. Pakiusap, huwag niyo siyang kunin sa amin. Teka, Midori. Bakit? Ano ginagawa mo? Ma? Ma? Ay, Midori, ba't pumunta ka dyan? Huwag mong gawin yan. Hindi ka pwedeng sumama. Mama? Patawarin mo ko, anak. Wala akong magagawa. Kailangan ko talaga itong gawin. Pakiusap, huwag ka sumama, Midori. Ikaw na lang ang isang natitira ng pag-asa namin. Mama, bakit nandyan ka? Saan ka ba pupunta? Mama! Teka, ano naman ang isang to? Kayo, Manong, ano ho bang pangalan nyo? Sabi! Lumayo ka! Mama! Huwag niyo akong iwan! Ano mo, napakaingay mo! Umalis ka na ito! Mama! Buri ko! Mama! Mama! Hindi ka pwedeng sumunod! Dito ka lang! Anak, mag-iingat ka, ha? Mama! Huwag kang sumama sa kanila! Huwag kang umalis! Sige, dyan na kayo! Aalis na kami! Paalam sa'yo, anak ko. Umaasa ako, anak, na balang araw makakatakbo ka rin sa harap ng maraming tao. Anak ko! Mama! Aba, tignan mo! Napakalakas naman niya! Paano yan, boss? Mukhang hindi natin siya kaya pigilan. Ah! Buriko! Totoo ba to? Ginawa to ni Midori para ipakita kay Papa na kayang tumakbo ng anak niya! Oy, Papa! Bakit mo ba ako tinatawag? Ha? Hindi pa rin umubra. Takot talaga ang anak ko na tumakbo. Hintay, Mama! Nakita niyo ba yun? Ang bilis! Napakabilis ang tumakbo! Tignan mo, 9.87 seconds lang! Ano kung sinabi niyo? Gano'n ang umakalayo yung tinakbo nun? Ewan ko, hindi ko pa alam, pero napakabilis talaga nun! Sa wakas! O diba, tama yung sinabi ko sa'yo na mabilis talaga siya tumakbo! Oo! Kahit pala maliit, mabilis pala ang tumakbo sa sasakyan na yun! Tama ko kayo, boss! Hindi pa rin nakita! Nandiyan ako, Mama! Tama yan. Sige nga, anak. Alam ko kaya mong tumakbo ng mabilis. Tandaan mo, ganyan ang gagawin mong pagtakbo, anak! Naintindihan ko kayo! Simula ngayon, tatakbo na ako! Natandaan kong sinabi niyo! Hindi na ako matatakot tumakbo, Mama! Kaya, Mama, bumalik ka na! Huwag mo na akong iwanan! Makiusap! Ano ko? Ginagamit ito ng nanganganak. Ginamit ito ni Mama.
Tama, ginamit niya to para hindi siya mahirapan at para may panganak ako ng ligtas. Oo nga pala! Bakit nilagay niya yung dasal dito sa truck? Wala namang kayong paggagamitan nun dito dahil wala namang nanganganak sa truck na to. Tama nga, anak! Ha? Ha? Tingnan niyo, Papa! Bumalik siya! Burigo! Papa! Hmm? Simula ngayon, ako na ho ang bahala mag-alaga sa kanya. Pinapangako ko, Papa! Magiging magaling siyang kabayong pangarera! Nakikiusap po ako! Huwag na ho siyang ibibenta! Papa, pwede mo ba? Sige, kung yan ang gusto mo. Ha? Burigo! Kaya lang, simula ng araw na yon, naging madalang na siya magsalita. Burigo! Halika na! Meron ako mansanas! Tumakbo ka papunta rito sa akin! Kapag nagawa mo yun, bibigyan kita ng maraming mansanas! Dali na! Sabihin mo, bakit ba ayaw mong tumakbo? Alam ko, nakakaiba ka sa lahat ng mga kabayo! Ipakita mo sa kanila kung gano'ng kakabilis tumakbo! Bakit ba, ha? Aray! Ay, Mataro! Hindi ka pumasok, ha! Yung pala'y naalagaan mo lang ang lampang kabayong yan! Hindi siya lampa! Anong sinabi mo? Aba, sumasagot ka na ngayon, ha! Dapat sa'yo turuan ang leksyon! Umanda ka! Sugod! Alam mo, yung ganyang klaseng kabayo, dapat yan kinakatay na lang! Tingnan mo nga naman. Pareho siya ng amo niya, mahina. Wala kang silbi. Yun ang dahil lang, kaya iniwan ka ng mama mo. Pero hindi gusto ng mama ko na iwan niya ako. Ang totoo niya, napilita lang talaga siya kaya niya ginawa yun. Niloko ka lang niya. Ang totoo niya, naayaw niya sa'yo. Nakikita mo yun? Nandun siya ngayon sa kabilang bundok, naniniraan at masarap ang buhay niya. Totoo yun. Yun ang sabi ng mama mo sa akin eh. Anong sabi mo? Nasa kabilang bundok ang mama ko? Talaga? Hindi ka nagsisinungaling? Totoo ba yun? Sabihin mo sa akin! Ano ka ba? Dumi-dumi mo eh! Ano? Siguro naman magtatanda ka na. Tara na nga! Okay! Asan siya? Mapapuyat ako dyan sa ginagawa niya! Hindi niya ba alam kung anong oras na ngayon, ha? Ating gabi na! Ating gabi niya siya! Alam niyo, siya malagi ko na si Silano talaga siya na ulo! Oh, tumigil ang ingay, ha? Pero ano kaya yung ingay na narinig natin kanina? No? Huh? Aba, teka! Ano ba to? Ha? Ha? O bakit? Wala siya! Wala na yung buri ko dito! Pero imposible ito! Nasiraan niya tong harang, eh gawa ito sa matigas sa kahoy! Pero boss, imposible yata masirayan ang isang buri ko! Huwag na tayo magkasaya ng panahon! Hanapin na natin siya! Huwag ka mag-alala. Sa palagay ko, hindi niya makakayang sirayan yung gate, kaya hindi siya makakalabas ng rancho! Pasensya ka na, pero kailangan ko talagang gawin to. Kailangan ko makarating sa kabilang bundok para makita ko ang mama ko. Gawa pala sa bakal. Paano na yan? Hindi na yata ako makakaalis dito. Silbi, yun ang dahilan kaya iniwan ka ng mama mo! Nakikita mo ba yun? Nandun ngayon sa kabilang bundok na ninirahan ng mama mo. At napakasarap ng buhay niya! Anak ko,
Alam ko naman na magiging mahusay kang kabayo. Anak, lagi mo sana itong tatandaan. Pagbutihin mo. Malalagpasan ko to! Namina no ne arata to